Buddies, welcome here. We are here at Fort Santa Rosa to review Next Gen Everest. And may kasama kami ng napakagwapong sales agent. Baka po may gusto kayong sabihin or invite sila dito, sir. Hello guys, I'm Insan Tulod, sales consultant here in Fort Santa Rosa. And contact details, sir, para mag-visit kayo. So you can contact me 0977-797-8083. So kung gusto niyo mag-inquire kay sir and si Ma'am Josh Atienza, pwede nyo silang kontakin, ilalagay rin namin sa yung kanilang contact info para mas madali nyo makita. Meron din silang drive test, tama ba, sir? Yes, meron po. Please don't forget to subscribe our YouTube channel, Carview PH, and hit the thumbs up and yung notification bell, pindutin nyo na para lagi kayong updated. Alright, and can we start, sir? Sa pag-review ng next gen? Yes ka lang, sir. Wait, nagagano ba pala? Ford Everest is a mid-size SUV that was produced by the Ford Motor Company since 2003, and this is the third generation na pinakabagong-bago talaga. So, bagong labas pa lang for the year 2023, the new gen Ford Everest, which is meron tayo dito sa aking side is the mid variant, yung sport variant. So, nag-launch to noong July 28, 2022. So, may limang variants to, which is the makita natin dito sa side ko para mas nakita nyo rin yung lahat ng price. So first, unahin na natin yung Trend Limited, yung mid variant na meron tayo, sport variant, at dalawang titanium, which is meron tayong 4x2 and 4x4. So syempre, pinaka-loaded yung 4x4. And ang pinakamahal niya is 2,495,000 pesos SRP. At yung mid variant natin, ng sport variant, nagkakahalagang 2,089,000 pesos SRP. Ang available colors naman natin dito sa ating sport variant ay, first yung meron tayo, kapag gusto nyo na bumili nito, nakagaya nito dahil nga napakaganda, at angat talaga yung kulay ng black, mag-add kayo ng 15,000 pesos. Pero yung apat pa dahil lima sila, so first yung white, meron tayong aluminum metallic, gray, black, and blue lightning. So exclusive rin yung blue lightning dito sa sport variant natin. So punta naman natin yung front exterior ng ating Ford Everest for the year 2023. Kung looks familiar ba sa inyo guys yung itsura nitong front grille natin or yung front fascia, well, tama kayo dahil yung na-review naming Wild Truck, yung Ford Ranger, is kamukhang-kamukha nito. Yung hood pa lang, diba? Parang nilipat lang. Pero ang kaiba dito, dahil nga mid-size SUV, at napansin ko, parang mas malaki yung hood niya dito. So, pag tinanggal natin yan, tapos i-compare natin dun sa Wild Truck, makikita natin kung ano ba sukat. Pero hindi ko rin sure guys, ha? So, may mga character lines natin dito, napaka-angas talaga tingnan. Yung windshield natin, di ba? Bumagay naman dito sa hood. So, makita natin dito, may Everest badging na rin tayo, which is nasa kulay black. And exclusive lang to para sa sport variant. Dahil guys, yung sport variant natin dito, ang team niya talaga is mga gloss black and black accents. Doon naman sa top spec, which is the titanium, ang makikita natin doon is yung chrome bits. So chrome bits sa harap, chrome bits sa side profile, which is mga door handle. And doon naman sa lower variant, sa mga lower variants naman, makikita natin doon is may chrome bits and body colored. So chrome bits na grill and body colored na rin yung mga bukasan ng pinto. Pero dito, wala tayong makikita ditong chrome bits, kundi puro mga black accent. Kasi mas gusto nito na mas magmukha siyang sportier and rugged look. So balik tayo dito sa Everest badging natin. Mapapansin talaga natin to dahil nga naka-pearl white na tayo na nag-add pa tayo ng 15,000 pesos. Kasi nga black, tapos yung background mo white, kitang-kita talaga yung sulat na yan. Dito naman sa front grille natin, kagaya pa rin siya nung Wild Truck, which is parang hexagonal honeycomb yung design, gloss black, yung sheet natin dito or yung horizontal bar na umaabot dito sa C-clamp. Yung Ford logo pala natin, kagaya ng sinabi ko sa inyo, wala tayong makikitang chrome dito kasi yung kulay niya parang siyang semi-gold na may pagka-silver. Yung kulay niya, parang ngayon lang ako nakakita nito guys, and unique talaga yung kulay. And malaki rin yung Ford, so kitang-kita na Ford talaga yung kotse mo. So ngayon guys, bukas na yung hood natin and build tough siya. So sobrang tibay na itong plastic na to, kahit plastic lang siya. So electronic power steering na tayo dito guys. Then ang makina natin is 16-valve 2.0 liters turbo diesel. So sa top spec or sa titanium, bi-turbo na. So siya lang yung tanging may bi-turbo. Pero ito, panalo ka na rin kasi naka-turbo na. Unlike naman doon sa previous generation na 2.2 liters, wala pang turbo. So malaki talaga na dadagdag ng turbo. And 4-cylinder na siya with Euro rated 4. 6-speed automatic, ang pinagkaiba niya lang doon sa top of the line, which is yung
4x4 is 10-speed automatic yon, pero ito, it produces 167 horsepower and 420 Nm of torque. So that's all for the engine of the Ford Everest. So kung napapansin nyo, mas lumaki talaga itong mga ilaw natin dito compared dun sa dating model, which is makita natin dito yung napakalaking C-clamp sa edge ng ating Ford Everest, yung LED daytime running light. Tapos nakita ko rin dito guys na auto on and off na yung ilaw. So ang lahat yan naka-LED maliban lang dito sa turning signal line. Pero syempre maganda na naka-LED. Doon naman sa top of the line, yung titanium, naka-matrix siya. Yun yung mga ilaw niya. So kung hindi kayo familiar sa matrix, yun yung mga sobrang daming bilog tapos LED. So yung matrix kasi siya yung mag-a-adjust ng ilaw para sa'yo. Kung looks familiar sa atin yung sa upper front grille, dito naman sa lower bumper, nag-iba na sila ng itsura dun sa well track. Dito pa lang sa hati na to, ayan, may sarili nila siyang design. Pero wag natin kakalmutan guys, sa unahan pa lang may four-eyed sensors na tayo. Tapos meron na rin tayo dito yung pag-gloss black na casing, which is LED pa rin yung fog lamps, pero pa-projector type na siya. Then meron tayo dito yung depth na character lines or mga body lines. Tapos yung bumper naman natin dito, ayan, meron tayo ditong black. Hindi lang tayo white, so black and white tayo dito. Tapos meron na rin siyang gloss black accents. Then meron tayo dalawang towing hook dito na naka-usbong talaga. So kitang-kita yung towing hook natin dito, ang taba. So nakakadagdag rin siya ng angas. Then yung pinaka-bumper natin dito guys, is naka-slant na siya. So kapag dadaan tayo sa may baha, yung lalo na kapag nabaha dito sa Pilipinas, mag-i-sway yung baha, I mean yung water, kasi nga paslant yung ano niya dito. So iiwas yan sa makina para pumasok yung tubig dun sa loob. So malaking tulong na rin yun guys. So guys, ito pala yung key fob ng ating Ford Everest. Ang makita natin dito ay yung unlock and lock. Tapos kung makikita natin yung tailgate niya, naka 2x, which is power tailgate and handsfree na. So ayan yung overall na susi, yung key fob. At yung spare key. Ang particular dimensions ng ating Ford Everest for the year 2023 is first yung length niya na 4,904 mm, yung width niya naman na 2,201 mm, at yung height niya naman na 1,884 mm. And meron na rin siyang wheelbase na 2,900 mm at yung ground clearance siyang 223 mm. So punta tayo sa gulong. Ang sukat ng gulong natin dito is 255/55R20. So guys, 20 inches na to, kagaya lang nung sa titanium. Pero dun sa mga lower variants, limited and trend, mas bumaba na yung radial niya. So yung kulay natin dito, dahil nga naka-gloss black theme lang tayo at black accents, puro black na yung makikita natin, wala talagang chrome. Ang suspensions naman nito is first yung nasa front ay naka double wishbone, samantalang sa rear naman naka coil spring. Sa braking system naman natin, all ventilated disc brakes. So kapag fully loaded yung likod nyo, yung braking power natin is super good talaga, walang problema. So guys, wala na tayong mapapansin dito or makikitang black plastic molding dahil nga tinanggal na nila dito sa midsize SUV kahit anong variant wala. Pero nilagay pa rin nila dun sa Weltra kasi mas need gawa nga pang off-road. Pero itong mudguard natin dito, kitang-kita dahil ito lang yung black dito, naka-standard na siya. Meron tayo dito nakalagay na turbo. Dati kasi sa previous generation, ang nakalagay lang dyan 2.2, so 2.2 liters. Hindi lang naman black plastic makikita, yung may pagka-gloss black na rin siya dito. So punta naman tayo sa side mirrors, naka-gloss black na rin siya with LED turning signal light. Black plastic yung nasa ilalim. Then power adjust and power fold na rin tong side mirrors natin. Yung roof rails natin dito na naka-black na rin siya, black accent. So guys, yung door handle pala natin dito is naka-gloss black na rin siya. Smart entry and keyless entry. Yung sport badging natin dito na naka-black rin. Tapos yung step board na black rin. So puro black. Yung character lines pala natin dito, kagayang-kagaya talaga siya dun sa wild truck. So kung hindi nyo pa napapanood, panoodin nyo yun. Browse nyo na lang sa aming channel. Punta naman tayo sa likod guys. Tingnan natin yung likod. So sa pinakataas, makikita natin yung shark spin antenna. Pero yung pole type talaga siya. Yung pole type antenna, mukha lang talaga siyang shark spin dahil wala nga yung pole. Then yung third brake light natin dito, ayan, tapos may washer na siya, defoggers, wiper, at yung exclusive natin dito na Ford, yung kulay niya, exclusive for sport. Hindi siya gloss, black, or chrome, may sarili talaga siyang kulay. Yung ilaw natin dito, ayan, naka-LED, so ang gaganda ng bar niya dito, oh. Tapos yung turning signal light, yung reverse light. So hindi pa kasi natin siya pwedeng i-reverse, kaya hindi rin natin may papakita.
Dito naman, hindi siya naging connected. Gawa nga may Everest kasi nakalagay dito sa loob ng mirror. And yung kulay niya is pag-gray. So, napakaganda tingnan. Lalo na sa palapitan. And kung malinaw naman mata nyo, kitang-kita nyo talaga yung kagandahan nito. May reverse camera na tayo. Ayan, napakalaki. May sport badging na rin tayo kagaya dun sa side profile. Eto guys, etong plastic na to. Kapag binuksan kasi natin to, tapos maglalagay ka ng gamit, minsan nakakagasgas. So pinapasadya pa yan ng ibang tao. Pero buti yung Ford, naisip nila na sila na talaga yung maglagay para out of the casa, meron ka ng ganito. Sa baba naman, may 4-eyed sensors tayo. Yung towing hook. Ang laki ng towing hook natin dito ah. Sa lower bumper, naka-blackout plastic na siya. And meron na rin tayo dito guys na rear fog lamps na may black housing. If mat yun naman napipindutin lang dahil nga naka-power tailgate na to. Meron rin tayong kasamang hands-free. So pag may groceries kayo, hindi nyo mapindot. Dalawa kasi yung hawak nyo. I-ano lang natin siya dito. Kung saan na siya magbubukas. Ang kagandahan dito guys, kailangan talaga siya gamitan ng paa. Kasi for example, may aso dun sa ilalim ng kotse nyo, malay mo, ma-sense siya, di ba? Pag dumaan, hindi siya nagbubukas talaga. So, need mo kasi ng may susi, tapos iaano ng paa. So, sa loob, hindi natin makikita yung spare tire kasi nandun siya sa underneath the vehicle. So, full-size tire siya. So, ngayon, nabuksan na natin yung tailgate. So, nandito na tayo sa loob ng cargo. Makita natin dito yung ilaw sa may right side. And may ilaw rin dito sa taas para kapag bukas yan sa gabi, makikita ka na may tao pala dito. Lalo na, syempre, baka madisgrasya ka or madanggi ka. Alam na nila na may tao kasi makikita. Tapos 12-volt socket, meron tayo yung apat na net. So magkabila ang side, meron din tayo dito. Pag binuksan naman natin to, wala na dito yung spare tire dahil sinabi ko, underneath the vehicle, andun yung full-size spare tire. Meron tayo dito yung open space para sa mga gusto mong ilagay. And dito naman sa left, andito na yung tools. So, naka-organize na siya. At ito naman, if gusto mo na kunin yung spare tire or kailangan, dito mo ma-access. So, that's all for the underneath this storage. Papakita ko naman sa inyo kung paano i-fold tong seat sa third row. Dito siya sa gitna, pero meron siya ditong hilahan if gusto mo na siyang kunin. So, madali lang siya, magaan. So, pag naka-fold na tong third row seat natin, napaka-flat. So, 50-50 folding seat. Kapag fin-fold naman natin tong second row, ito na yung 60-40 folding seat. So, madami ka nang pwedeng ilagay dito, guys. Panalong-panalo tong SUV na. So, punta naman natin sa Atenica sa loob para ipakita sa inyo yung interior at yung mga amenities. And thank you so much, Sarah, sa pag-explain ng exterior dito sa Next Gen Everest. Ngayon naman, na-explain ko naman sa inyo yung interior. First, dito tayo sa door panel mag-start. Meron siya ditong leather type, kasi may stitches. So, for elbow din, it can help well. And yung kanyang door handle is nasa loob. Narinig nyo. And meron siyang design dito, na parang pa-rectangle here. So, pwede rin yan sa bukasan or sarahan. And yung compartment niya dito meron at may bottle holder na rin. And di mawawala yung door lock and unlock. Meron tayong 8 speakers kasama na rin yung tweeter. Proceed na tayo sa may loob niya. Tingnan naman natin kung anong amenities na meron doon. And nandito na ako sa amenities. Dito muna tayo sa pinaka third row niya. Explain ko muna. Unang-una yung kanyang headliner. Kung mapapansin ninyo, kulay beige siya. So, maaliwalas sa sasakyan kasi malinaw, maliwanag ang buhay. And yung aircon niya, kung mapapansin ninyo, aircon vent, nandito na rin. Hindi kayo maiinitan kahit nasa third row kayo kasi pwede niyo siya itutok sa'yo. Ayan. So, ito, may sabitan din para sa damit, para hindi magusot. So, nakikita ko usually sa mga polo, yun, sinasabit to, may sabitan. And then, yung kanyang dome light, nandito na rin. Meron din doon sa kabila. Pero dito muna tayo sa may likod niya, may dome light na rin. And napansin ko parang airplane mode. Airplane yung view niya rito for viewing. So maganda. And meron din ditong lagayan ng cup holder or bottle holder. And ito para sa cargo, meron din siya dito sa bitan. Dalawa yung magkabila here, dito. And yon parehas din sila. And nandito may speaker dun sa kabila, pero dito wala. Dito may speaker siya. At seat belt. And then yung kanyang upuan is leather type. Leather type siya. Tingnan natin yung ICFX. Wala. So, goods naman. And check natin yung pinaka-space niya kung maluwag ba. Kasi ako 5'3 in height. Sa headroom ko, dito is, ayun, may nadadakal pa ako na isa. Oh, maluwag siya. And yung dito niya, kasi nare-recline naman to.
So yung knee sa knee room niya okay din, yung sa foot medyo ano lang. Mahirapan lang ako. Siguro dahil naka-heels ako, pero kung di kayo naka-heels, mas goods naman din to. Okay naman. And so forth and so forth. What else? So okay na ako dito sa third row. Proceed na tayo sa may second row. And dito na tayo sa second row ng Next Gen Everest. Explain ko lang yung dito niya, may grab handle sa magkabila sa right and left. And yung aircon niya, aircon vent niya, meron din dito. So dito, di rin kayo mainitan kasi may aircon vent na. And dalawang magkabila doon sa dome light, meron ilaw para maliwanag. And dito naman, sa kanyang door panel din, soft touch material din siya. Door handle niya is nandito sa may loob. And also, yung kanyang upuan dito, kung mapapansin ninyo, it's leather type. It's stitches, leather type. And then yung may armrest siya. Sa armrest, di ko lang mapakita kasi naka-plastic. Sa armrest, meron siyang dalawang cup holder na rin. And dito naman tayo, meron siyang, eto, dalawang USB, type A, type C. And eto naman, pindutan na rin siya ng aircon, DP head. Ayan, physical knob niya is for aircon. So dito yun siya ma-adjust. Yun. And then yung, explain ko lang din sa space again. Kasi doon, mas maluwag dito sa second row, pansin ko. Kasi dito, saka medyo mataas din yung kanya sa headroom niya. I'm 5'3", so maluwag din. And sa knee room, ganoon din. Mas maluwag kesa doon, sa may third row. And foot, sa foot naman, goods din. Sa third row kasi pwede yun sa mga bata. Pwede mo nyo sa kayong mga bata doon. And dito, mas maluwag second row kasi sa third row. And proceed na tayo sa may unahan, sa passenger seat. Pero bago yan, huwag nyo kalimutan i-subscribe ang aming YouTube channel, Carvitation, also our Facebook page. Arat na dun. And nandito na ako sa passenger seat, na explain ko na yung third and second row. Pero bago yan, explain ko muna yung safety features ng Everest. Una, 7S RS airbags, ABS with EBD, ESP with traction control, rollover mitigation, cruise control, FNR parking sensors, and the last one, may nakalimutan ako. okay. Heel launch assist. And explain ko na dito kung anong meron din sa passenger seat. Ganun din, meron din siyang grab handle katulad sa kabila. Meron siyang grab handle, dalawang magkabila, and yung kanyang visor, may salamin. May ilaw ba? may ilaw, di ko makita, pero may visor siya at salamin. Tapos dalawang grab handle din. Kasi nga, medyo mataas lang na onte, hindi naman sobra. Kaya may grab handle din siya dito, importante yon. And explain ko naman yung dito sa dashboard niya. Dito, sa pinakauna is hard plastic, but dito soft touch material siya, soft. And nabubuksan siya actually eh. Tiyanin, ayun. Meron siya storage dito. Hindi ko lang alam, pero wala naman siyang pampalamig or cool, wala naman. May storage lang siya na pwede nyo ilagay dito. And yung kanyang aircon is piano black finish. Piano black finish. And then parang yung napapansin ko dito, yung design niya is parang eyes na sunglasses. Parang katulad din to sa Ranger. Kung di nyo napapanood, panoorin nyo yung videos namin doon. And dito, aluminum brush and silver accent. And yung kanyang glove box, let's check. Ay, hindi pala glove box to. Cup holder. Ay, ganun din naman. Parehas lang doon. May cup holder siya. Doon din sa kabila, meron din. Once na pinindot nyo lang. And tignan natin yung glove box, kung anong meron dito. Wow! Ayun, meron pala si Teddy. Naipit yung paa. So, yun. Ito yung glove box natin. Kaya, malaki yung Teddy namin. So, nagkasya. Ibig sabihin, maluwag din yung glove box niya. And explain ko naman sa inyo yung upuan. Kinuha ko lang si Teddy kasi baka hindi na makahinga doon sa glove box. Explain ko yung upuan. Leather type showered stitches. And okay, malambot yung upuan dito sa passenger seat. Di ako nahihirapan. And dito, meron tayong 8-way power adjustment. Kasi meron siya ditong lumbar support sa may likod. So, nagaganyan siya. You know. Ayun, naangat ko, di ba? Parang may pagsuntukan lang. And then yung dito, ayun, na-adjust doon sa likod. Tapos ito. Yun. So, okay naman ako dito sa passenger seat, sa upuan niya. Comfortable ako. Ay, ang sarap talaga dito ng kinuupuan ko. Sarap tumambay dito sa passenger seat. Sana sa next boyfriend ko, may Everest na. Check it out. Tara, dito tayo sa driver seat. Dami ko ibas. Eh, nandito na ako sa driver seat niya. Explain ko muna yung sa taas niya. Meron tayong map light and sunglass holder. Di mawala. And dito sa auto dim, electronic
na yung kanyang rearview mirror. At parehas lang sa Ranger, panoorin nyo again yung video, sabi ko hindi nyo papanood. Meron dito saksaka para sa dashcam. And so dito, in-explain ko na yung sa dashboard niya, hard plastic dito, tapos dito may pagka soft touch material. And for si Tay dito sa kanyang infotainment system, meron tayong 10 inches infotainment system. Yung kanyang design is piano black finish, so malaki siya. Meron siyang Apple CarPlay and Android Auto. Tapos may Bluetooth na rin, kung mapapansin ninyo. Meron tong sketchpad eh. Di ba drawing? Pwede nga. Kirby. Nakit, napanood ko yung Kiraygan eh. And yung kanya naman dito sa kanyang aircon is dual zone na, dual climate control. Dual zone yung aircon niya, yung hazard niya nandito. Pansin ko lang. Tapos may physical button din siya here sa aircon. And meron tayong wireless charging dito. So yon, charge yung cellphone ninyo. And dalawang USB type A, type C. Tapos may compartment din dito na maliit. And then dalawang cup holder. At may maliit na ulit na compartment. Oh, santo. And then yung kanyang gear, yung shift knob niya is ladder type yun dito. Tapos may silver accent din here. Tapos park reverse, neutral drive, and parking sensors, electronic parking brake. Tapos meron siya traction control para hindi bumulusok yung sasakyan nyo. Tapos ito yun, parang pindutan to para sa drive mode for normal, wala, yun. Normal eco sa gas para makatipid. So, ito yung pindutan niya sa drive mode niya. And yung kanya namang armrest. Malaki yung armrest niya. Tapos malambot din. Tingnan natin kung maluwag. Oh, yun. Meron siyang tray. Tray siya. Additional tray here. And marami kang malalagyan dito sa kanyang armrest. Sa storage niya. And dito naman tayo proceed tayo sa may gauge niya. Sa instrument cluster, meron tayong 8 inches. Kung mapapansin ninyo, digital na rin siya. At makikita ninyo, kasi digital lang nga, yung speedometer niya, matic, nandiyan na yan, and tachometer. Tapos meron dito mga information na makikita ninyo. So, fuel economy. So, yun, makikita nyo pag wala yung seatbelt. Nandito na rin yung audio niya. And then, gusto tayo dito. Yun, nandito yung kanyang towing, off-road, kung makikita nyo, fuel. So, yun. Tapos, explain ko lang din yung kanyang... yung in-explain ko kanina dito sa drive mode. Normal, eco, para makatipid tayo sa gas. Siyempre, tow hole, slippery. slippery. Tapos proceed na tayo sa normal. Tapos makikita nyo rin yung kung wala na kayong gas, yung fuel nandito rin. And nandito ako sa door panel ng driver's seat. Explain ko lang ulit sa door panel. Meron kasi ako mga hindi nabanggit. So, ito yung soft touch siya. Soft touch material, hindi siya hard plastic. Soft touch, and then meron siyang blush aluminum, and may silver accent na din, at may door lock and unlock. Leather type siya, stitches. Yung kanyang door handle is nandito sa loob. At meron siyang design din dito na pagka-rectangle. And yung kanyang controls nandito na din, yung sa power window, ito yung mga controls niya. And here, yung compartment niya, ganun din, katulad din sa likod, yung sa door panel. May battle holder, sabi ko nga, meron tayong 8 speakers dito with tweeter. And proceed tayo dito sa kanyang steering wheel, pero banggitin ko lang yung kanyang push-start button nandito na rin. Ayan, malapit sa steering wheel niya. And yung steering wheel niya here is leather type, talagang matibay, matibay pagkakagawa. And meron din siyang dito yung piano black finish, yung design niya, ayan, may logo ng Ford. And then dito yung pindutan sa left niya is sa cruise control. Ito naman para sa gauge niya. Siyempre, ito sa cruise control and voice commands. Tapos ito sa gauge, doon sa in-explain ko kanina. And meron na rin tayo sa signal, nandito. Tapos ito auto, may A kasi. Thank you sa nag-comment doon for information. Auto wiper na siya. Ito wiper, tingnan natin kung natitilt siya in telescopic. Tilt and... yon telescopic. So, magaan. Tapos, wala dito yung headlight niya kasi nandito. Nandito yung kanyang headlight. Tapos, leveling ng headlight nandito rin. Tapos, may ilaw din dito para sa dashboard. May ilaw sa dashboard. Ito yung cup holder niya, yung sinasabi ko sa inyo. Tapos, silver accent, aluminum brush. Piano black finish yung aircon niya, magkabila. In-explain ko na kanina. And ito yung para sa tailgate niya. At yung dito naman is sa hood niya. And dito tayo sa upuan. Tingnan ko komportable ako. Pares lang kanina, 8-way power adjustment na din with lumbar support. And nakikita yung mga tsupuan ko. Dinemo ko ulit. Tapos ito naman para sa, ayun.
adjacent din. Kung ako, hindi ako masyadong katangkaran. So, ma-adjust ko siya para comfortable tayo sa driving position natin. And so, tapos na ako dito. Overall, okay naman yung Everest. So, mararecommend ko. So, ngayon, tapos na namin reviewin yung for the year 2023 new gen Ford Everest, which is the mid variant, yung sport variant. So, napaka-thankful po namin dahil nga sa mga nagko-comment and mga nag-recommend. At kay Ma'am Josh Asienza dahil nga pinayagan niya kami dito. So, Tinika? Alright. And don't forget to subscribe to our YouTube channel, Carby PH, and also our Facebook. And yun nga, lalagyan lang namin sa screen yung contact details ng mga sales agent para naman makavisit kayo sa Ford. And thank you so much again and again for Santa Rosa for having us here. And see you on our next videos. Bye!